Ang Toldang Sambahan, Ika-26 na Kabanata. Magpagawa ka ng toldang sambahan. Ito ang mga gagamitin sa paggawa nito. 10 piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. At paburdahan ito ng kerubin sa mahuhusay na mambuburda. Kailangan magkakasukat ang bawat tela na may habang 42 talampakan at may lapad na 6 na talampakan. Pagdugtong-dugtungin ninyo ito ng tigli-5. At pagawan mo ng parang singsing na telang asul ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela. At tigli-50 na parang singsing na tela sa bawat dulo. At kailangan magkatapat sa isa't isa. Magpagawa ka ng 50 kawit na ginto para mapagkabit ang parang mga singsing na tela sa 2 pinagsamang tela. Sa pamamagitan nito magagawa ang toldang sambahan. Pagawan mo ng talukbong ang tolda. 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. Kailangang may haba na 45 talampakan ang bawat tela at 6 na talampakan ang lapad. Pagdugtong-dugtungin mo ang 5 tela at ganoon din ang gawin sa natirang 6. Ang 6 naman ay tutupiin at ilalagay sa harap ng tolda. Palagyan mo rin ito ng 50 parang singsing na tela ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela. At ikabit dito ang 50 tansong kawit. Ilaylay mo sa likod ng tolda ang kalahati ng sobrang tela. At ilaylay din sa bawat gilid ang 1/2 talampakan ng tela na sobra sa pangtalukbong ng tolda. Ang ibabaw ng talukbong ng tolda ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at papatungan din ng magandang klase ng balat. Dapat ang balangkas ng tolda ay tablang akasya. Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at ang lapad ay 2 talampakan. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitsa para maidugtong ito sa isa pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa mga tablang ito ay gagamitin sa pagtatayo ng tolda sa timog na bahagi. Ang mga tablang ito ay isinuksok sa 40 pundasyong pila, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay gagamitan din ng 20 tabla at isinuksok din sa 40 pundasyong pila, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang bandang kanlurang bahagi naman ng tolda ay ginamitan nila ng 6 na tabla at 2 tabla sa mga gilid nito. Pagdugtungin ang mga tabla sa mga sulok mula sa ilalim hanggang sa itaas. Kailangang ganito rin ang gawin sa 2 tabla sa mga gilid. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda at nakasuksok ito sa 16 na pundasyong pila, 2 pundasyon sa bawat tabla. Magpagawa ka rin ng mga akasyang biga, 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog, at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay manggagaling sa dulo ng tolda, papunta sa kabilang dulo. Pabalutan ng ginto ang mga tabla, at palagyan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga biga. Pabalutan din ng ginto ang mga biga. Kailangang ipatayo mo ang toldang sambahan ayon sa planong sinabi ko sa iyo rito sa bundok. Magpagawa ka rin ng kurtina na gawa sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. At paburdahan mo ito ng kerubin. Ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa 4 akasya na nababalutan ng ginto. Ang 4 ito ay nakasuksok sa 4 pilak. Kapag nakabit na ang kurtina sa mga kawit, ilagay sa likod nito ang kahon ng kasunduan. Ang kurtina ang maghihiwalay sa banal na lugar at sa pinakabanal na lugar. Ang kahon ng kasunduan ay dapat ilagay sa pinakabanal na lugar at dapat may takip ito. Ilagay ang mesa sa labas ng pinakabanal na lugar sa hilagang bahagi ng tolda. At sa bandang timog, ilagay sa tapat ng mesa ang lalagyan ng ilaw.
Magpagawa ka ng isa pang kurtina para sa pintuan ng toldang sambahan. Pinong telang linen rin ito na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Pagkatapos, ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa limang haliging akasya na nababalutan ng ginto. Ang limang haliging ito ay nakasuksok sa limang pundasyong tanso.